Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Babaan na ho natin yung music, mga boss! Maray, anyway. Sige, pag-uusapan na ho natin. Diretso na lang ho tayo, mga bossing, ano? Eto ho, mga boss. Diretso. Kung pag-uusapan ho itong mga lisensya, eto yung mga franchises, mga bossing. Tulad ho ng lisensya at franchises, tulad ho nitong sa mining, ha? Yan naman ho, sa mining that's supposed to be under DNR. Yan ho yung mga pagdating naman sa mga casino na sa ilalim ho ng PAGCOR. Ay, yan ho sa PCSO, sa LTFRB. Sabi ho nitong magagaling ho natin sa Kongreso na kinakailangan yung function na yan, mga boss, eh sila'y manghihimasok na sila'y nandyan ibalik sa Kongreso. Alam nyo ho ba kung anong ibig sabihin ito, mga bossing? Alam nyo ho ba, nakikita ho itong mga ilan dito na magagaling na mga kaibigan natin dyan, pero ilan naman yung mga sinasabing sakim at mga masakit ho ako magsalita, kaya lang, diretsuhin ko, yung mga opportunistic sons of, alam nyo na, sons of thunder, okay? Okay. Anak ng kidlat, anak ng kulog, at anak ng kidlat. Sample! Mga anak ng kulog at anak ng kidlat. Yan ho, sila, nakakita ho sila ng puwang. Nakakita ho sila ng oportunidad. Kaya sila yung sinasabing mga oportunistang mga anak ng kulog at kidlat. Sabay naman ako. Ito ho yung mga opportunistic na mga, ito opportunistang mga, na, mga maituturing ho natin dyan sa Kongreso, mga anak ng kulog at anak ng kidlat. Ay, wag mo naman akong tamahan. Parang nananagyakit. Wag naman yung, lalayo ako ng konti kasi parang tatamahan ako ng, sino bang may effect dyan na talaga may pakidlat-kidlat pa kayo? Anyway, so, sila ho kasi nakita ho ng oportunidad itong mga oportunista ho sa Kongreso. Magagaling ho to kung mag-isip eh. Sila ho'y malikhain kung pag-uusapan ng mga oportunidad. Alam niyo ho ba? Siyempre, nagkaroon ho tayo ng problema dyan sa resort world. Remember? So, ang nakikita ho nila para ito naman, mga lisensya na pagbibigay dyan, nag-umpisa ho dyan sa resort world na parang ang dating, teka muna, sabi ng ibang mga tongresman natin dyan. Tong-tong-tong, pakitong-kitong. Ano? meron ka bang ano dyan, ah? Music niya, ano, ganyan? Kaya mo? Ah? Wala, hindi nahanap. Ah, mababaw to. Jesus, Mary Joseph. Bilisan mo. Akala ko, nakakasabay ka sa akin. Ay, nako. Di ba, ali? So, wala. Okay, sige. Di ba, ali na lang. Sila ho nakita ng opportunity. Na nangyari dun sa resort world? Hindi ho ba yung mga sprinkle na yan na hindi gumamit, gumana, yung lahat yung mga... So parang dito ho, sabi ng Kongreso, abay kinakailangan mabalik yung congressional, mga, ito ho yung mga sa Kongreso, yung mga pagdating ho sa mga lisensya na yan, sa mga PAGCOR, lalo-lalo sa mining, doon ho sa mga boss, na hindi na dapat sa LTFRB yan, dapat yan, ay sus Mary Joseph, sa PCSO, ay sus Mary Joseph, ito yung mga milking cow na, ito ho yung talagang gatasan ho to, pag sinabing PCSO, nitong mga ibang mga kongresista ho natin, PAGCOR, sus Mary Joseph, eh yan naman ho yan eh, sugal. Ano ho rito mga boss? Ang gusto ho nitong magagaling na mga kongresista, let me talk to you in general sense. Na yun daw ho, yung kumaari, yung mga lisensya na yan, itong mga functions na daw, itong mga dapat is a purely regulatory. Pagdating ho sa mga pag-i-issue ng mga lisensya, kinakailangan ang mga kongresista. Ayan, marurunong. Mga bossing, iba talaga itong mga mag-isip.
Ay, nako. Yung kanilang opportunistic instinct. Nandyan. Seriously, mga boss. Ako ho, kayo mga kongresista, ang trabaho ninyo, hindi mag-issue ng lisensya. Ang trabaho ninyo, huwag niyong daanin sa mga sinasabing mga congressional inquiry kasi dyan lang kayo naghahanap ng sinasabing livelihood program ninyo. Umayos nga kayo. Di ba? Umayos kayo. Alam ko naman ang majority dyan, mga kachokaran ng administrasyon. Kaya lang, siguro hindi maganda sa panlasa ng mga tao na kayong mga kongresista ang tingin sa inyo. Siyempre, kilala niyo naman si Janet Napoles. Hindi ho ba? Si Janet nandiyan, papatiin mo nga si Janet. Janet, anong masasabi mo, Janet? Hindi kasang-ayon na ang mga kongresista ay makikialam pagdating doon sa sinasabing mga pag-i-issue ng mga lisensya, lalo-lalo niyan sa mga susugal, sa PAGCOR, sa PCS o talagang ginagatasan to. LTFRB, DNR, ang tingin mo, ikaw, ang tingin mo? Mga gahaman. Tuloy mo. Nakakita na naman yung mga patay gutom dyan. Sa mga oportunidad kung paano kumita ng pera. Ang trabaho nila, tuloy mo lang. Tuloy mo, Janet. Ang trabaho nila ay gumawa at lumikha ng batas. Wala sa kanilang poder ang gumawa ng lisensya. Nakaka-relate ako. Ako, si Janet Napoles. Nasa lukuy nakakulong pa rin. Nakilala doon sa sinasabing pork barrel scam. Ay tinuturo ko. Ang may likhat author nito ay yung kalbong makintabang ulo na ang pangalan ay si Lorenzo Abad at ang kanyang amo na ngayon ay tinatawag na Citizen Noy nandoon sa Times na ang kanyang paboritong sabihin. Sige nga, imimik mo. Sige. Walang korap, walang mahirap. Kayo ang boss po. Okay. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Oy! Janet! Ano siya? Say mo, Janet Napoles. Alright. Okay, mga kongresista, kung kayo nakikinig, ano? Kami ho sa Bitag Live, naniniwala kayo mga kongresista, gumawa na lang kayo ng batas. Huwag niyong gagamitin ang inyong pagiging kongresista na kayo makikisaw-saw. At ito ho'y papasok, ito entra pagdating dito sa mga lisensya na alam ko naman na maraming mga lobbyist dyan sa Kongreso, mga sip-sip, sakay, angkas, higop, hinihigop pagdating yung mga ewan. Kaya ito ho, pag ito ho'y ginto, kaya ito hong plano ng sinasabing kongresista na take over yung mga casino, licenses, mining, and bus franchises. Sila na, ay naku, wag ho tayo papayag. Wag ho tayo papayag. Alam niyo ho ba bakit? Lalapitan ho sila ng mga kolokoy, kengkoy at mga tuso. Yung mga tuso na yan, susuhulan ho yan. Tama ba, Janet? Nangyari, tuloy mo. Nangyari sa akin na yan. Pork barrel. Pera ng taong bayan, dinadaan ko sa mga kongresista, sila ang gagawa ng sinasabing malikhaing plano, mga konsepto at idea kung paano ilabas ang mga pera gamit ang mga peke na mga NGOs na sa gayon hindi makita. Ganun. O di, anong say mo? Sige, pagsabihan mo sila dahil ikay, it's payback time. Ano sasabihin mo sa kanila, Janet Napoles? Huwag nyo raw gagawin. Ituloy ang inyong maitim na balakin. Ayong mga gahaman sa Kongreso. Na pati mga casino, lotto, licenses, at saka mining and bus franchises na inyong papakialaman. Alright, sige, ending mo na ikaw. Sige, medyo hindi ko pwedeng hatiin. Hindi kita co-host, kasama ka lang ito sa mga Bitag Farm. Makinig ka, Janet. Makinig ka. Ako si Dr. Ben Tulfo, isang veterinaryo na kayang i-interpret ang mga salita ni yung mga miyembro ng farm na to. Sige, magpaalam ka na.
Ako, si Janet Napoles. Tutol, magagawin itong plano ng Kongreso na sila na ang magte-take over sa mga casino, lotto, license, mining at mga vast franchises. Walang pinagkaiba sa kanilang malikhain na estilo ng pamamaraan kung paano kumalam ng malaking pera, ito'y makumita ng malaking pera, tuloy mo. Dito pa lang, naaamoy ko na. Kaya kung maari, mga kababayan ko, si Janet Napoles ay umaapila. Kung ako'y nagkasala, mapapatawad nyo rin ako. Matututunan nyo rin akong mahalin. Dahil ako ay mabait na at masunuring tagasunod lamang doon sa profesor ko kung saan ko natutunan ang pork barrel scam. Ang aking profesor, walang iba kundi si Florencio Abad. Ako man malalabel ka sa ginagawa mo. Hindi po pwede. Ito naman eh. Sige, larga. Alis ka na dyan. Okay. Naintindihan niyo ba mga boss? Baka kasi lumabas yung malikhaing pag-iisip ng ibang mga kongresista dyan, ano? Huwag niyong ituloy yung may team niyo na balakin ito mga sinasabing plano ninyo na kayo magta-take over sa mga casino, lotto licenses and mining and bus franchises because that is not your job. Kayo mga kongresista, you guys listening to me? Trabaho ninyo, lumikha ng batas. Ang problema, pag nakialam na kayo, pagdating dito sa mga franchises, para kayo mga buwaya. Sigurado, isa-isa sa inyo, mag-aaway-aaway, magagalit-galit muna kayo ngayon. Sama-sama pa kayo dahil wala pang pag-aawayan. Pero pag andyan na yan, sigurado, mag-aaway-aaway na kayo. Alam niyo ba, na-imagine ko na ho dyan. Nakikita nitong mga ISOs, Mariosep na to. Nakikita nito mga kongresista sa kanilang mga distrito na maraming mga gambling lord sa kanilang mga lugar, silang nilalapitan sa kanilang lugar, sila, may mga pakana, sila magpoprotektor dyan eh. Imposible naman na mamayagpag yung sinasabing mga wetting, ending, loting, ting-ting, tiki-ting-ting-ting. At dyan ho sa mga lugar nila na hindi nila alam. Gets nyo? Lagi mayroong may parating sa mga kongresista. Ito pa kaya mga yan sa sinasabi mga license. Mga lisensya na yan. Boss, paano naman yung sinasabing mining? Hindi ba doon sa mining pa lang kung paano talagang sinibak nila si kumaga, talagang kinanan nila si Gina Lopez. Natatanda niyo noon? Hindi ba mga kongresista 'yun? Di ba nakikita yung mga kanto at tabas ng kanilang mga mukha? Di ba nagdamdam tao sila nung nagbitiw ng salita si Digong? And the very same people nagpaplano ngayon na sila na ngayon hahawak ng license. Na lumabas tuloy ang inyong kasapwangan, mga putok sa buho kayo. Tamaan sana kayo ng kulog at kidlat! Okay. I'm not angry. Nagpapaliwanag lang po. I am so hyper because I had a very good breakfast today. I got 1.5 rice and a corned beef and a... sabi nga natin dito, pati ho yung breakfast ko ho to, brewed coffee and tsaka ho yung scrambled egg. Pero may sekreto akong sasabihin sa'yo, atin lang ha, matakaw yung cameraman ko. Taki nyo na ubos niya dalawang, alam mo yung cup of rice, hindi tasa, bone. Bakita mo, kaya pala nito, abay, ang payatot nito kung kumain. So, si Mario Joseph, kilala mo. Ganun, pagkatapos eh, dalawat kalahating rice, corned beef, dinilaan pa yung plato. Kaya ngayon, ginigising ko kasi kanina nakikita ko, abay, namumungay ng mata, tsaka yung ulo niya nahuhulog na parang. Kung sa Bisaya, puka na, hindi na, humihilik na yan eh. Pati yung hilik, parang humihilik na yan. Ay, yan ang hilig na sinasabing may sinusitis, may baradong ilong. Ganyan si Pinoy pag natutulog daw, sabi nung aking bubwit. Pag natutulog daw si Pinoy, pakiulit ng hilig.
Ganyan si Pinoy. Eh, ako, kabisadong-kabisado ko tono. Hilik pa lang, alam ko si Pinoy yan. Kaya bakit? Mahinig maligarilyo, laging may sinusitis, may rhinitis ba? Kaya paghilik niya sa kuminsan, parinig. Yan ang hilik ni Pinoy. Mga naniligarilyo, may rhinitis. Mm-hmm. Kaya ikaw, Cyril, huwag kang matutulog, ayusin mong camera angling mo sa akin para sa YouTube. Okay? Kasi itong making live streaming, iba naman to. Okay? It's 10:30 in the morning. Kumusta ho yung mga suki ho natin? Nagmamaneho ho dyan sa mga lansangan ho ng Metro Manila. Sa, yan ho, sa Grab, sa Uber, mga taxi. At yun ho, mga nakasanayan ho, pakinggan tayo, sundan tayo sa pamamagitan ho ng 92.3 News FM. At yung iba naman ho, nanonood ho sa atin sa live stream na hindi ho abot ng ating broadcast, ng ating istasyon ng radyo, pero dahil the power of the internet, depende lang kung medyo lately nagluloko yung internet, nawawala. Eto, himala, nawala ang okay internet natin ngayon. Mga boss, pwede bang mag-break muna ako? Eh, kung inyo'y mamarapatin. At kung maaari, sana, ako'y hihingi ng dispensa. Kung sa eskwelahan, mga bossing, pwede ba akong ma'am, may I go out? Alam nyo na, pag sinasabing may I go out, I want to go to the bathroom because I want to look at my face to see I'm still handsome. Easy. Ito si Jolins Guarda, watching from Bicol. Good morning. At sabi ni Joe De La Cruz, na amoy ng pera ng mga kongresista from California. How you doing, California? Good evening. It's Marie. And then dito ho sa isa, si Salve Kansunkad. Ha, ha, ha. We love the farm po. Veterinaryong si Bentulfo. I am the only journalist and I'm the only broadcaster in the field of media that I can talk to the animals and I have the farm that you can take to the bank. Magbabalik ho kami. Stand by lang. Nandiyan lang ho kayo. Okay, mawawala. Si Norma Malungkat, ay sabi ho sa akin dito, malungkot, okay? Watching from USA, good evening. What part of the United States? I assume California. O sige, Menti Amelia, kaya nga ganyan ang mga LP, Liberal Party. Ibig sabihin, ito laging tinitira yung ating presidente kasi wala na silang mapala at di kayang paikutin sa palad nila siguro. Okay, Lulu Balyar. Good morning, sir, and from I suppose this is Alberta, Canada. Mm-hmm. From Pangasinan, napakalayo nito, Sus Mario Josep. Marian Bautista. Good morning. Okay, si. From Germany. Good morning, Idol. Attorney Tulfo. No, I'm not attorney. Best watching you. Arabella Becker, I'm not an attorney, I'm a journalist. And I don't sound like attorney namin dito, si attorney Erwin Tulfo. At saka si attorney Rafi Tulfo. Ben Tulfo is not an attorney, okay? Diretso yun natin dito. Marami ho nagpapadala ng kalamang messages. Thank you so much for your trust. Thank you so much for watching and following me. Alam niyo ho kasi pag ang isang pag ako ho kasi marunong ho ako mag I really am appreciative ho doon sa mga nagpapadala ho ng inyong mga komento. And at the same time, not only that, nakikita ko ho na lalo ho akong ginaganahan, the more I'm inspired to work when I see doon ho sa mga comments ninyo ho. And I can see it from the different demographics, different places, lugar. And I can analyze yung aming analytics from social media, whether it's sa YouTube or whether analysis na ginagamit ho namin sa ito naman, mga boss, sa aming website by the Google. Salamat ho sa inyo, ano? Kasi yan hong pinakikita nyo ho sa dami ho ng mga padala ho ninyo. Eh, nagpapakita lang ho na kayo'y sumusubaybay sa aming regular, yan ho'y tiwala at ayaw ho namin sirain ang tiwala ho ninyo. Partikular ho si Bentulfo.
Ang malaking bagay ho sa atin, ang sabi nga ho natin malimit, ang tiwala'y pinagkakaloob, hindi pinagkakaloob, eh yan ho'y nakakamtan. Ako naman ho, mga boss, kung ako'y pinagkakatiwalaan, sisiguraduhin ko pangangalagaan kong katiwala na yan, yung tiwala na yan, dahil ang tiwala na yan, kaakibat ho niya yung respeto. Magkapatid ho ang tiwala at respeto. Linawin ho natin na, para sa aking definition ho eh paano ka pagkakatiwalaan kung hindi ka naman respetable? Sige nga. Kung hindi ka taong respetable, anong tiwala ang makakamtan mo? Ang respeto kasi nakakamtan doon sa mga pinagagawa at pinagsasabi at resulta ng iyong mga ginagawa at nakikita to and through sa mga inaastam at sa kinikilos at galaw, nababasa na. Kaya ako ho talaga naniniwala ho pag tayo nagsasalita, maging maingat tayo. Ako ho gumagamit ng mga terminolohiya na kuminsan para basahin nyo lang ho sa aking Facebook na sinasabi ho natin kuminsan na parang katunog ho ng sinasabing mura. Halimbawa, anak ng puto! Puto po chinta, pulboron, at saka mga nilupak. Yun ho eh. Anak ng tipaklong! Eh, yun ho eh, mga expression lamang. But I will never use that na mga word. Puto ko chinta. Hindi ho yun. I play with words. Let's get it, you know, let's define dito muna. No? Naniniwala ho kasi ako, my style of journalism, I'm very serious. And I've always would like to teach my people sa BMUI, institutional journalism. And you hear it here. Parang you heard it from me. Institutional journalism. You're protecting the institution. And there are certain standards na dapat sundin. At yun naman ho, pamantayan and ethics. Eh ako ho, talagang handa ho ako magturo sa mga... At pinapasok ko ho kasi aking mga acquired knowledge in school, experiences, and also the wisdom. And doon ho sa mga nakuha ho natin sa ibang bansa na ako'y pinaaral din. Once upon a time when I was in the U.S., at pinagkatiwalaan ho tayo ng ating kumpanyang pinagtatrabaho on that time. So we were sent to school as an executive. At kaya ho na naigawa ho natin dito mga bagay na nagagawa ho natin dito. Kaya sabi ho, again, going back, hindi ko ho pwedeng sirain ang inyong tiwala. Yan ho. Marami ho natatakot sa akin dahil mukha ba akong nakakatakot? Come on, boss. Kung malalaman nyo lang ho kung ano yung personal na buhay ni Ben Tulfo, nandun na ho, nandun na yung bagsik, nandun na yung matapang. Ay, ako na ho mismo pag nabobore, just a little bit na kwento sa inyo, pag ako ho medyo nabobore sa sarili ko, pinatatawa ko ng sarili ko. That's why kuminsan, I'm used na gusto ko laging masaya. Ayoko yung seryoso ko na. Yung tabas na mukha ko, kung ako'y pinanganak ng ganito na parang astig masyado, pasensya na ho kayo. Hindi ko naman pwedeng sisihin yung aking nanay. Si Johnny James! Borgeson, I hope I'm spelling it right. Sabi ho dito, morning, Sir Ben. Watching you from Germany. Okay, Gutenberg. From Florida, si Sheila, what's this, GL? From Florida, thank you. Edmonton, Canada, Alberta. Si Chris Fiawan. And then Central America, Honduras. Si Ajod Ignacio, good morning, thank you. And then again, Calgary, sa Calgary, Alberta, Canada, good morning. From Manila, good evening, Tess, Abelia. And Australia, down under. Sila ho sa Blue Mountain, si Vivian Suarez. Sila ho'y nanunood ho sa ating kasalukuyan. Maraming salamat ho, ano? At kaya nga ho, talagang, sinusubukan ho talagang laging maging present ho. Na yun hong sa inyong pagtiwala ho sa akin na kayo sinusundan, lalo hong ginaganahan magtrabaho. Hindi ko estilo yung parang iantig yung puso ninyo, maging dramatic, dahil hindi ho ako yung ganung tao eh. Iba ho yung estilo ko. Let's put it this way. Sa panahon ngayon, may mga estilo ho ang mga advertisers. Ang panahon ngayon, may mga estilo ho yung mga PR, public relations, mga practitioners. Yung mga tacticians nila, ito yung mga spin doctors, yung paiikuting ka, na pag naglabas sila ng issue, kinakailangan, pag naglabas sila ng issue, gagamitin ho nila yung sinasabing emotions, yung emotion.
na talagang tatatak sa iyo at matatawag ang iyong pansin, either ikay gagalitin or nakakagalit ang kanilang ginagawa o nakakabuisit na mag-iiwan ho ng tapak na ikay mabubuisit na laging ito'y didikit na sa tuwing nakikita mo ang pagmumukha at pagtabas ng kanilang mga mukha na sila'y pag nagsasalita, tuloy silang may dahilan na ang kanilang pinagagawa laging nakakabuisit. Hindi ho ba? Can you relate to this? And hindi lang ho dyan. Meron ho iba, drama. Okay, eto ho, diretso. Alam niyo mga boss, marami hong gumagamit talaga ng emotion. Lalo-lalo na kapag ikay ho'y nagbebenta ng iyong produkto. Kung ikay ho'y nagbebenta ng anumang mga bagay na ibebenta mo yan, o ididikit mo iyong produkto mo sa saysay ng buhay ng isang tao, or either gagawa ka ng kunting drama tulad ng ginawa ko na nakuha kong atensyon ninyo. Ngayon, eto hong sa akin, may estilo hong ako na i-analyze ho natin by using the Neuro-Associative Conditioning or NAC. Ngayon, ito ho'y ginagamit ho ng mga advertising agency, advertising man, to make sure na ito ho'y implanted sa'yo subliminally na kuha ngayong atensyon na ididikit nila yung produkto na may kunting drama, may halong emosyon. Pag nakuha ngayon itong atensyon, gumagawa ka na ng impresyon na hindi mo alam, tinatangkilik mo na ang produkto kasi nakuha ng iyong pansin. May mga PR men at mga sinasabing spin doctors na ang trabaho ho nila, mga bossing, ay ganare. May mga issue na paiikuti nila, titimplahin nila, gagalitin yung mga tao. Ang gusto nila magalit, para nang sa gayon, kung sino man yung nakaupo kasalukuyan, halimbawa si President Digong, para magalit ang mga tao, ang kanilang balita ay baluktot. Ang balita ho nila, sinasabi si President Digong daw, ay nabahagang buntot, natakot, kinansila yung kanyang trip sa Marawi. Alam niyo bakit? Dahil daw, nakakatakot at hindi pwedeng bumaba. Ang totoo rito, mga putok sa buho, mga pendeho kayo. Kaya hindi tumuloy si Digong doon dahil masama ang panahon. You get it? Ang problema, dinadramahan ninyo, yan ang sinasabing fake news. Samantala, kung kayo nalalagyan na kuminsan na kung kayo mga dilawang mga media, kung kayo mga dilawang ng mga kolumnista sa Philippine Daily Inquirer, you can take this to the bank. You're so good on saying things na ngayon binibira nyo si Secretary of Justice Civit Aguirre sa kanyang mga nasabi na kung saan dito ginagawa nyo malaking issue. But you don't know, kayo mga dilawan, PDI, at saka ibang mga kolumnista, at saka ibang mga media na tinitimplang inyong mga balita na binibigyan nyo ng, halimbawa dito, binibigyan nyo ng impresyon na duwag, takot. Okay, hindi lang ho dyan. Yung iba naman, yung gagalitin ninyo. Nakaka-relate ho ba kayo? Meron ho dyan magaling, yung aso. Di ba? Okay, ilabas natin. Ito, magaling to. Pagdating dito, talagang mabubuisit ka at bubuisitin ka eh. Hanggat hindi ka nabubuisit, hindi normal ang buhay niya. Kaya ang trabaho niya, mambuisit ang mundong ito, mambuisit sa lipunan natin. Ilabas si Sanity! Basta ba ang buhay natin, buisit? Trabaho ko, buisitin ka, Bentulfo. Hoy, makinig ka. Tirador ng sobrekama, tirador ng mga unan, tirador ng pillowcase. Diyan sa sinasabing, baka hindi mo naalaala, pinagtatawanan ka ng mga boy at waiter ng Manila Pen. Tanong ko sa iyo, ano bang meron ka na wala doon kay Franklin D? Iba ang estilo mo kay Franklin D. Maangas ka at kaya mong gawin yung mga bagay, tuloy mo, na hindi kayang gawin ni Franklin D. Ni Senator Franklin. Alright. Ah, ganon. O, ilabas si Franklin D. Franklin D. Okay, Franklin D. Niloloko ka nitong si Sanity. Okay, tigil. Nagpatingin ka na ba sa doktor, sa veterinaryo?
Bumisita nga sa opisina ko at pagkatapos tingnan natin, baka lumalaki na yan, nababalot ka na ng cholesterol dyan, umayos ka. O sa'yo, sasabihin ko, alam mo, ito si Franklin D, si Franklin D, ito talaga suwabe to, talagang politician to. There's an art of politics. Hindi yung kapareho ni Sanity, si Sanity, si Asong Lul-O, U, as in Lul-O, O Lul. Ngayon, si Sanity talagang gusto niyang galitin yung mga tao, marami siya mga sat-sat, ganyan ng ganyan, so estilo niya. Ito naman si, talagang, ito yung reyna ng sablay. Alam niyo ba yung reyna ng sablay? Pero may hari ng sablay. Sino pa? Si Risa H. Si Risa H. Labas pa. Okay. Alam mo ba yung kanta ng hari ng sablay? Hindi po pwede sa iyo kahit babae ka. Di ba? Di ba may kasabihan, may kanta na, ako ang hari. Ako ang hari ng sablay. Ako ang hari ng sablay. Ako ang reyna ng sablay. Hindi makasabay. Ikaw mismo nahilo na para kang sumakay sa tsubibo. Hindi mo malaman kung ano ang rebellion at at ano, terorismo, invasion. Yan problema, sumasablay. Bumalik kayo doon sa pinaka-coach ninyo, humingi kayo ng gabay, huwag kayo magsasalita kasi nagagalit yung tao sa inyo. Bagay, kung ganyan ang estilo ninyo, galitin yung mga tao, nagkakaroon ngayon ng saysay sa buhay ng mga tao, yung inyong mga sablay, nagiging saysay yan na ginagawa nilang entertainment, kaya ikaw naman, reyna ng sablay, sa iyong sablay, nagkakaroon ng saysay ang buhay ng tao na sa halip malungkot at matakot, kahit na paano, ikay nagdudulot ng entertainment value. Get it? Ano sa'yo mo? It's a compliment. Thank you so much. Lukulukong Bentulfo, ang pangit mo. Okay. Tingnan mo sarili mo. Do you think you're... Okay, di ba alam na lang? Okay. Ito ho, watching from Maryland, si Jojo Cornelius. Good morning, sir, man. Watching from New York, si Beth Levin. Pennsylvania, USA. Puro sa US to, si Cheryl Heath. And then, Mr. Cameraman, sabi rito ni Selve Kaunsad. Dahan-dahan lang sa kanin. Huwag mong gagayahin si sundalong kanin. Aning lamig, baka magka-diabetes ka. Malapit-lapit na si Sanity dyan. Anong sa'yo na, Sanity? Ako kumakain ng kaning lamig. Pero ako marunong mag-jogging. Hindi ka pareho ng cameraman mong si Sai. Oo nga, 4 billion hits ng kanyang sayaw na Sai. Anong sa'yo ni Sai? Ang kanyang style ni Sai ay ipasayaw mo ang Gangnam style. May Gangnam style. Pagkama siya ng pare. Tigil. Salamat nga pala, nakikinig ka, Sai. Para huwag ka magka-diabetes, kumain ka ng tama. Huwag masyadong makanin. Di ba? Delikado yan. Mga diabetes ka. Ito kasi si Sai. Ganito lang to, talagang tirador ng malamig na kanin. Hindi ba? Ito basta corned beef at saka sinasabing saka kasama yung mga ano yan. Dalawang fried egg yan, Sus Mari Josep. Okay. Hello, boss man from Iceland. Sabi ho ni JC Landayan. And then, mas okay, mapanood to kaysa manood ng pelikula dito. Buhay ang tao, tinutulungan. Thank you, sir. Thank you. Si Mario Pantoja, watching from Tanza, Cavite. Thank you. Joining your farm makes me, makes my day every day. Can I be your staff? Joanne Kobayashi. Of course, there's always an opening. You can just go train and with us, why not? By the way, ako ho'y magsasabi sa inyo ng bagay na dapat malaman nyo. Ito ho ang dapat kay Cyril. Mahilig kumain ng maraming kanin. Pag maraming kanin, tataas ang iyong blood sugar. Ngayon,
May katapat ho dyan para bumaba ang blood sugar, lalo-lalo na yung mga lakas kumain ng kanin. Ito ang katapat, King's Herbal. Dahil dito, sigurado, protektado kayo, lalo-lalo na mga tirador ng kanin at malalamig na kanin tulad ni Sai. Aha. Ah, ngayon, nakita niyo yung telepono. Or gawin sa pasok lang ho kayo sa aming Facebook and you know exactly what to do. Marami hong totoong storya, seriously. Maraming totoong storya ho rito. Hindi ho to mga endorsement, hindi ho to. Sa akin ho kasi we investigated cases and a lot of people are telling their stories. Real people, people that are, you know, simple, hindi endorser, hindi ho sila binabayaran. You know what? Their business is to tell the truth and tell the world na dahil sa King's Herbal, nagkaroon ng pagbabago. Lalahong oras, mga bossing. I'll see you on Monday. Adios.